Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit isang katauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon si Santa Monica. Santa Monica, pinanganak sa Tagaste, North Africa, noong taon 332 at namatay doon sa Ostia, Italia, noong taon 387. Siya ang nanay ni San Agustin na dahil sa kanyang panalangin ay nagkaroon ng pagbalik-loob ang kanyang asawa at ang kanyang anak ni San Agustin. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Isama natin ang intensyon para sa lahat na nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, tayo ay tinatawag na magiging totoo sa ating pananalig sa ating Panginoon na hindi lang ang panglabas ang siyang linisin natin bagkus ang kalooban natin upang tayo mapasa sa Kanya. Kaya bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, dumulog po tayo sa maing pinaong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimiyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbabunsod ng magbabagong buhay si Agustin anak niya bilang tugon sa kanilang magkatuwang na panalangin. Loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid,
na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwinawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umiibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy paparito upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain sa paghatol sa nilikha lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ay naroon ay sumigaw. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay nag-aawitan, ang puon ay pupurihin pagkat sila ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan, tapat siya kung humatol sa lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating iloloob. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulayeng walang halaga, ngunit kinaligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na tagaakay,
sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin. Ngunit nilulunok ninyo ang kamilyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, nilinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob nito ay puno na mga nahuhuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na parisiyo, linisin muna ang nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-21 na linggo sa karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, 27 ng Agosto, atin pong ginugunita si Santa Monica, ang tumatangis, ang umiiyak na ina habang nalangin para magbalik loob ang kanyang asawa at ang kanyang anak at nagbalik loob nga sila dahil sa kanyang taimtim na panalangin na sinamahan ng mga luha. Dito po sa ating mga pagbasa, tayo po ay tinuturuan na dapat po nating tingnan kung ano ang nasa kaibuturan o sa kalaliman ng lahat. Yung tinatawag na internal. Sa salitang Hebreo, ang kaibuturan ay tinatawag lang pinimi. At dahil koinukuna Grigo ang ating mga pagbasa, sa unang pagbasa ay mula sa pangalawang sulat ni San Pablo sa Tesalonica, Kapitulo 2, versyo 1 hanggang 17, at ang ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, versyo 23 hanggang 26. Ang koinoko na Grigo na ginagamit ay ang esoterikos. Ibig sabihin kung ano ang nasa loob. Sinasabi ng ating Panginoon na ang mga parisiyo at ang mga eskriba ay mapagpaimbabaw. Sila ay nagpahayag lang ng panglabas na pagpapahayag ng kanilang pananalig o pananampalataya sapagkat nagbibigay nga sila ng tithing o ikapo sa mga bagay-bagay na gaya ng gulay at iba pa. Pero ang mga mahalaga na bahagi ng pananalig o pananampalataya na sinasabi ng ating Panginoon, ang pagsaksi sa katarungan, ang pagpapahayag ng pagkahabag sa kapwa, at ang katapatan sa pagsabuhay sa pananalig ng bawat isa, ito ang pinakasentro, ito ang internal, o sa salita ng ating Panginoon, pinimi. At itong loob, ang loob ng tao, ang kalooban natin ay mas mahalaga kaysa panglabas. Ang panglabas, maaring magsuot tayo ng mga damit, hindi makikita ang tunay na pagkatao. Maaring ang mga panglabas ay gumagawa tayo ng malinis, o dili kaya gumagawa ng mabuti sa mata ng tao. Pero ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. Ang Diyos ay tumitingin sa kaibuturan ng ating pagkatao. Kung ano ang mga nasa isip natin, mga adikain natin, uninanais natin, o mga hilig natin, na kung minsan nasa loob lang ng ating pag-isip o ng ating puso, ito'y hindi man makikita. Pero dapat na ito'y dapat linisin. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, versyo 26, sinasabi niya, linisin muna ang nasa loob at magiging malinis din ang sa labas.
ang loob. Ito yung nasa puso. Ito yung kaibuturan ng ating pagkatao. Ito ang esensyal. Ito ang mahalaga. Hindi makikita ng tao, pero ang talastas ng Diyos kung ano ang nasa kaibuturan ng ating sarili, kung ano ang nasa loob natin, kung ano ang nasa isip natin. Kaya kinakailangan na maging totoo tayo. At ang ating pagiging totoo ay pagiging matapat sa ating Panginoon na kung saan manatili tayong matatag sa mga katotohanang itinuturo ng ating simbahan. Ito ang paglilinaw ni San Pablo na huwag basta't maniwala lang na dumating na ang katapusan ng panahon, darating na ang ating tagahatol, tagapaghukom, etc., etc. Kailangan na manatiling matatag upang ang kalooban natin ay siyang ating pairalin na malalim na ugnayan sa Diyos. Sapagkat ang pinaka mahalaga ay ang mga bagay-bagay na hindi makikita. Sapagkat kung ang ugnayan natin ay sa kalaliman ng ating kaibuturan na mula sa puso, ang puso natin ay naugnay sa puso ng ating Panginoon. Ang naugnay sa kaibuturan ng ating pagkitao ay nasa Diyos na kung saan sa kalaliman na hindi makikita ng kapwa-tao, hindi makikita ng karamihan, ngunit tayo ay naugnay ng malaliman dahil sa ating pag-ibig, dahil sa ating pananalig sa Diyos, dahil sa ating katapatan, dahil sa ating pagsasaksi sa katarungan, dahil sa ating pagpapahayag ng habag sa ating kapwa-tao, dahil sa ating pagmamahal sa ating kapwa, upang ang Diyos ng pag-ibig ay mapahayag sa pamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa-tao gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Hindi po mahalaga para sa Diyos gaano kalaki ang ating ibinigay na mga donasyon o ginagawa ng mga istruktura at kung ano pang mga palamuti sa buhay. Ang mahalaga, gaano tayo nagbalik loob sa Kanya. Sa salitang Hebreo, ang pagbalik loob ay tishuba. Tishuba sa literal na pag-unawa, balik sa Diyos. Magbalik tayo sa Diyos. Sa Koinokuna Griego naman, mitanuya. Mitanuya, dalawang salita, mita at nuya, ang pagbabago ng pag-iisip, ang ating isipan ay dapat nakatuon sa Panginoon. At dahil dito ang tunay na pagbabago ay yung hindi sa mga pisikal at material na makikita ng tao, bagkus sa kalaliman ng ating pagkatao, sa mga bagay-bagay at sa mga adikain na hindi makikita. Pero ang ugnayang malalim sa Diyos ang siyang umiiral. Alam ba natin na maski sa ating kapaligiran ngayon, may mga bagay-bagay na hindi natin makikita, ngunit mahalaga. Nakita niyo ba ang hangin? Pero pag walang hangin, hindi tayo makahinga. Nakita niyo ba ang mga iba't ibang mga kapangyarihan gaya ng magnetismo, gaya ng elektrisidad na siyang malakas? Hindi. Nakita niyo ba ang hangin? At kung paano ito lumalaki at magiging bagyo? Nakita niyo lang ang epekto. Ganun din sa lahat ng mga bagay na mahalaga. Makikita sa bunga, makikita sa epekto kung gaano tayo kumakapit sa napakalakas na kapangyarihan. At walang ibang malakas na kapangyarihan ay ang Diyos. Kaya kapag tayo kumakapit sa Kanya, makikita sa ating mga mukha na tayo'y masaya. Dahil masaya tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Magalak dapat tayo. Si Santa Monica ay naging masaya
noong ang kanyang asawa ay nagbalik loob. At nung sa bandang huli, si San Agustin mula sa pagiging Manikeo ay nagiging Kristiyano na binyagan ni San Ambrosio dahil sa mga luha at mga tangis ni Santa Monica, napakalaki ang galak ng kanyang natanggap sapagkat naugnay na sa Diyos ang kanyang anak. Kapag ka tayo'y gumagawa ng mga paraan upang magkaroon ng tunay na pagbabago at pagbalik loob ang ating kapwa, ganun din ang kagalakan na ating madama. Naway sa ating buhay ngayon dahil napakagulo na ang buong mundo. Hindi natin alam ano mga mangyayari. Maski sa ating West Philippine Sea, napakalapit na po sa atin, magulo na po doon. Hindi lang na sinasabi natin magulo doon sa Middle East, doon sa Israel, magulo doon sa Ukraine at saka Russia. Hindi lang ganoon. Ang kaguluhan ay nariyan. Kinakailangan nating kakapit pa sa Diyos. Uhugot tayo ng lakas mula sa Diyos. At kung tayo'y makahugot ng lakas sa Kanya, tayo ay makadama ng Kanyang kapangyarihang nagbibigay sa atin ng lakas upang magsasakit tayo sa katarungan, upang maging matatag tayo at matapat sa ating pagpapahayag na ating panampalataya sa Kanya, upang ang ating pagmamahalan sa isa ay laging masigla sapagkat nariyan sa kaibuturan ng ating puso, nariyan sa kalaliman ng ating sarili, ang Diyos na siyang nagahari, ang Diyos na siyang pumapanginoon sa buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ngayon sa ating triduum para sa pasyon o pagpagkasakit ni San Juan Bautista, atin pong ialay ang ating panalangin. Natitipon tayo bilang bayan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangailangan sa Ama at manalig tayo sa Kanyang pagbigyan ang ating mga kahilingan. Atin pong itutugon, Ama, basbasan mo ang taos puso naming pananalangin. Ama, basbasan mo ang taos puso naming pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos puso naming pananalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang taos puso naming pananalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga pangailangan, lalo't higit na ang ating pangailangan ng kapayapaan, lalo't higit na sa West Philippine Sea, at na hindi lalagana pa ang monkeypox na nagsimula na po dito sa Metro Manila.
Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming panampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming maglingkod sa iyo nang may kanang loob at katapatan sa aming puso. Hing namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming anay, sa'yo, Panginoon, ang tinapay at anak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, Batido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Monica Yunugunita, kalakip ang taimtim naming pithaya, na magdulot ng mga ito ng iyong patawad at pagpapala. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapangyarihan, tunay na marapat ni kay aming pasalamatan ang pagpaparangal sa iyong kabutihay. Lagi mong pinalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa panagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kay kisa namang henesis si awit ng papuri siyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espirituing banal, makaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni Santa Monica, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tersalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan, magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sabihin na ito ating pagsaluhan, katawa tubo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at pagkatulan, Panginoon Diyos. Tikman ninyo at masdan kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sabihin na ito ating pagsaluhan ng katawan dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inumin ninihain tugo ni Kristong buti, hinati ating pagkain, katawang alay sa pigin ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsaluhan, katawa dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inumin ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan, katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos ating lahat. Sa piging na ito ating pagsaluhan, katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat.
sa piging na ito, ating pagsaluhan ng katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos nating lahat, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement: inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamaya August 27, 2024 sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverend Father Christopher S. Crucero, LRMS, Parochial Vicar, Minor Basilica, and National Shrine of Jesus Nazareno. Sa August 29, 2024, Huwebes, pagundita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag, magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. At ang ating maringal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon na pamumunuan ng ating rektor at kura paroko, Reverend Father Jun Sescon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang mga banal na pakikinabang ngayong si Santa Monica ay pinarangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Nasa panahon pa rin tayo sa tinatawag naming Triduum para sa pagpasakit ng ating patron na si San Juan Bautista. At pasalamatan po natin ang lahat ng mga narito na dumalo at nakilahok at dumalaw sa tahanan ng ating pong Hesus na sa ino. Kay mga narito, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform, kayong mga nakiisa sa pamamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at mga nakrosposting sa iba't ibang paraan, kayong mga tumutulong upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap, naway ang inyong panalangin ay ringgin ang poong Hesus Nazareno. Salamat din sa lahat ng mga naglilingkod ngayon at ang mga operers natin. Lakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga operers natin, lahat ng mga narito, lahat ng isa sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksikliklig at naguumapaw. Tayo ay pinaalalahanan na magiging totoo at magpatotoo tayo at ating pahalagahan ang internal o ang kaluuban ng ating pagsabuhay, ng ating panampalataya. Lalo na ngayong panahon ng ating Triduum para sa kapistahan ng ating patron na si San Juan Bautista. Naway, lalo pang maging masigla ang ating pagsasaksi at ang ating panampalataya at pananalig sa Kanya ay lumalalim pa.
Lakpakan po natin si San Juan Bautista, si Santa Monica, at lahat ng mga banal. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaignit mo sa pangitan ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kailangan ang kanan nagsusumamo sa imakamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dramimahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may malalang pangakon sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglay ang kamipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pulihin natin yung ating Pong Jesus. Jesus, Nazareno, sinasamba namin, ipinturo ka namin, parang mong aming buhay at nagtasad. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng pinamatay ang may sagsag na namin paligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwan natin panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, naranal Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwan natin